Blanco pa ang otoridad sa motibo ng pananambang sa isang pulis habang sakay ng motorsiklo sa EDSA, Connecticut. Dati raw nasa drug watch list ni Pangulo Duterte ang pulis, pero naabsuelto rin kinalaunan. May ulat on the spot si Maris Umali. Maris! Rafi, patuloy pa ang inaalam ng pulisya kung ano ang motibo sa pananambang kahapon kay Police Senior Master Sergeant Solomon Cugay. Pero gaya nga ng sinabi mo, isa sa mga tinitingnang angulo ng pulisya ay ang pagkakabilang ni Cugay sa watch list dati ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bumuuna ng Special Investigation Task Group ang Eastern Police District para tutukan ang kaso ng pamamaril kay Police Senior Master Sergeant Solomon Cugay sa EDSA, kanto ng Connecticut Street, manang alas 3:30 kahapon. Kalalabas lang umano ng Camp Crame sakay ng kanyang motorsiklo si Cugay ng pagbabarilin. Base sa investigasyon ng EPD, pa-southbound si Cugay nang lapitan ng mga suspect na nakamotorsiklo rin at saka binaril. 7 basyon ng bala ang nakita. Nakita rin sa crime scene ang 9mm na baril na pinaniniwala ang service firearm ng biktima. Wala pang malinaw na motibo na nakikita sa pagpatay kay Cugay na pumasok sa serbisyo noong December 2003. Pero kinumpirma ni PNP Chief Police General Oscar Albayalde na nasa unang watch list ni Pangulong Duterte si Cugay. Posible raw na sangkot ito sa pagkakanlong umano sa drug personalities at sa pagre-recycle ng droga. Pero si Albayalde na rin ang nagsabi na na-adjudicate na o naglabasan desisyon ang korte na nagsasabing walang sala si Cugay. Wala na rin umanong kinasasangkutang illegal na gawain si Cugay sa nakalipas na 2 taon. Nakatalaga sa Regional Learning Doctrine Development Division ng NCRPO si Cugay. Pero tinitignan pa ng pulisya kung ano ang mga unit na kinabilangan nito bago mag-NCRPO. Tinitignan din ng PNP ang posibilidad na may mga bounty hunters sa kanilang hanay. Ibig sabihin, kung mga pulis din mismo ang tumutumba sa kapwa pulis na may patong sa ulo para sila ang makakubra ng reward money. Ayon kay Albayalde, lubhang delikado ito dahil pwedeng samantalahin ng ilang pulis at ilagay nila ang bata sa sariling mga kamay. Gayun naman sinabi ni Albayalde na wala namang patong sa ulo si Cugay. Tuloy-tuloy naman daw ang internal cleansing at nariyan din ang counterintelligence task force para matuntun kung may mga ganito sa kanilang hanay. Samantala, Rafi, magsasagawa ng case conference ang EPD at ilalabas nila ang pinakasariwang update tungkol nga sa pananambang kay Cugay ngayong hapon. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Rafi. Maris, paano ba yung pagkuha ng reward money kung sakaling ang may patong sa ulo yung isang suspect? Pwede bang pulis ang makatanggap nun? Alam mo, sa totoo lang, Rafi, hindi naman talaga kasama ang mga pulis sa pagtanggap o pagkuha ng mga reward money kasi tungkulin nila na talagang i-resolve yung mga kaso at mag-imbestiga at humuli ng mga salarin o yung mga nasa watch list, no? Pero may mga internal na usap-usapan, hindi naman yan na talagang isinasa publiko na parang may mga iba na rin nagsasabi na keso o itumba mo ito tapos makakakuha ka ng ganitong pera. Yung mga kumbaga pailalim o yung mga underground kung tawagin na makakakubra sila kung sila yung makakapaslang di umano dun sa mga tinatawag nga na may mga patong sa ulo. Pero mismo si PNP Chief Albayalde na nga rin mismo nagsabi na wala naman daw patong sa ulo itong si Cugay. Kaya wala silang nakikitang dahilan para gawin yon. Pero gayon pa man, sinabi na rin niya na iniimbestigahan nila kung meron nga kinalaman sa mga bounty hunter yung kanyang pagkakapaslang kung sakasakali, Rafi. Bagamat naabsuelto na nga sa korte itong si Cugay, meron ba siyang administrative case? Automatic ba yun kapag meron siyang criminal case, sumasailalim din ng mga pulis sa mga kasong administratibo, Maris? Yes, Rafi. Automatic yun. Kapag may mga criminal case ka, mas nauuna pa nga katunayan yung mga administrative case na bago pa minsan gumulong yung mga criminal case mo, talagang nire-relieve ka na o tinatanggal ka na pansamantala sa pwesto para maging masiguro na magiging patas o walang whitewash dun sa administrative case o yung pagdinig nga ng administratibong kaso. Pero sa ngayon, very limited pa yung binigay na information sa atin. Ang nakausap pa lang natin kanina ay si PNP Chief
Chief Police General Oscar Albayalde, wala pa siyang information kung meron pa siyang standing na administrative case. At nung kinausap naman din natin si CEPD Director Tambungan, ay sinabi niya na sa case conference pa lang nila na isasagawa, doon nila makakalap pa or mahihingi yung mga information tungkol sa kung anong mga unit na kinabilangan, kung may mga administrative case pa ba itong kinakaharap, at kung ano yung resulta rin ng autopsy, at pati na rin kung may dagdag pang CCTV na makukuha para kung makikita kung na kita doon o na-capture doon yung pagkakapas lang kay Kugay. So lahat ng mga itong mga impormasyon ay lalamanin nung kanilang case conference ngayong tanghali at ilalabas nila sa press conference naman ngayong hapon, Rafi. Panghuli na lamang, Marisa, pero nababahala ba ang PNP sa pagpatay na ito kay Kugay sa harap pa mismo at kalalabas lamang niya ng Kampo Krame? Yes, Rafi. Oo, talagang sinabi naman ng PNP na talagang very brazen, no, itong pagpaslang kay Kugay. Una, in broad daylight, talagang hindi na hinintay na sa dilim, sa isang medyo tagong lugar, tapos kalalabas pa ng Camp Karame. Ang sinasabi sa atin PNP Chief Albayalde, pinagtataka niya kasi normally may nagbabantay naman daw talaga ng mga police dun sa area na yon, pero kahapon, bakit walang siyang nakitang mobile o mga patrol units dun sa area na yon? So, lahat yan ay iniimbestigahan din nila, inaalam nila kung bakit wala dun yung patrol car o yung mga patrol units, at siyempre, sinabi rin ni PNP Chief Albayalde na talagang nakakabahala yung mga ganitong ginagawa ng mga salarin na ito, Rafi. Okay, maraming salamat. Maris Umali.